Ormas sa Barangay Opidal. Barangay 185 Tondo, Barangay 374 Santa Cruz, Barangay 521 Sampaloc, Barangay 628 Santa Mesa, Barangay 675 Paco, Barangay 847. Sila po ay simula sa Miyerkules alas 12:01 ng umaga hanggang Sabado alas 11:59 ng gabi ay mapapasailalim sa lockdown. So maya-maya we will post it in our account. So the executive order will be furnished sa mga barangay official para ma-informahan din yung ating mga kababayan sa mga barangay na yun. At umasa naman sila sa maliit naming kaparaanan. Magpapadala ulit ng makakain ang inyong pamahalang lungsod. And then we will trace, then we will test. For the meantime, alam nyo, as much as possible, ayoko talaga nag-lockdown. But if there is negligence on the part of the community na medyo napapabayaan nila ang kanilang sarili, as I have said, I am obliged to protect the neighboring barangay na nagbubuti naman. And this may continue as we progress, and maybe some barangays will also have experience lockdown in the coming days. But today, Monday, additional 6 barangays will be under a 4-day lockdown. Mayroon naman lang gabi po, magsisimula na rin po yung uniform curfew. Opo. So may paalala po ba tayo? Oh, thank you ha. Ako po ay nananawagan na sundin po natin yung mga lituntunin ng pamahalaan. Ito po ay para sa kabutihan ninyo at kabutihan ng lahat at kabutihan rin ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya hanggang maaari, tayo ay nakikisuyo na sumunod tayo ng pusa. May nagpapatupad man o wala, para rin naman ito sa pampakanan natin. Kaya may plano po ba ang city na magpatupad po ng liquor ban? Wala pa. Wala pa. But as I have said, there is an existing ordinance, Ordinance 5555. It's being implemented that no drinking in public places. Sapagkat lumagpas ulit sila sa 10. No? Ang ating criteria, kapag kumpirmado, kasi maraming mga ramadman, kwento-kwento lang, ito yung pag kinumpirma ng Manila Health Department na may umigit sa 10 at higit pa na confirmed infection sa isang barangay, they may be submitted to a lockdown. And it will continue as we progress kung hindi tayo talaga mag-iisip. Nagagawa natin sa taong bayan, siya naman din natin pinatutupad sa sarili nating bahay. Yung hinihingi natin disiplina sa kanilang bahay, hindi lang sa kanilang komunidad, ay ginagawa rin natin sa ating sariling bahay. So, what I'm saying is that nakikisuyo tayo, malaki ang porsyento ng infeksyon na nasa loob ng bahay. Nagkakahawa-hawa na mga kamag-anak,
pamilya. So kaya kailangan ang disiplina, hindi lang sa kalsada, hindi lang sa workplace, pati rin sa kanilang kanilang bahay. We are under GCP, pero kailangan ng mindset natin, GCP. Mayor, kapag po doon sa mga barangay na na-lockdown na, tapos na-lockdown pa kayo, na-anin, ilan pa po ba mga barangay yung mga sinusubaybayan ni Mugonitor sa COVID cases? 896. Lahat. Lahat, sinusubay pa yun. May pinakamataas po na bilangan. 896, binabantayan natin. Everybody is exposed. Possibility of being exposed in the city. That's why, I don't know if you heard me last week, sinabi ko, that I'm willing to lock down the entire city if there is a need. To protect the every Manileños and those people who will come in and out of the city. As of the moment po, gano'n po kalaki ang percentage kaya magkakaroon po naman sana ilan lang po, lockdown? Hindi ako magdadalawang isip. Basta nagpabaya tayo pare-pareho, nakalimutan na natin yung disiplina, I will put things in right perspective. I am obliged to do that. Kaya nananawagan talaga ako, mahirap ang lockdown. Napakahirap. Kawawa ang tao sa lockdown. Mainit, masikip. Ngayon pala naghahanap ng trabaho ang tao. Tapos malalockdown sila. You know, there are things that are being considered also. Before locking down. That's why ginawa natin, nilagyan natin ng cap, no? Pag you reach 10 infection, confirmed infection in your particular barangay, saka ka pa lamang malalockdown. Kaya sa mga barangay chairman, sa mga kagawad, tanong, kayo na atasan na, at kayo naman ina-implikasyon din sa mga bumukulad, kailangan. Ito din ninyo ang inyong tungkulin sa inyong mga kapitbahay. Basta kami, umasa naman kayo, hindi namin kayo iniiwan. We'll do our best to really be with you in this our fight. Wala pa akong bakuna. At nga nga ang bakuna. 6 na araw na. So, yan po ang katotohanan ng sitwasyon. At kung meron mang bakunang darating, hindi pa rin siya pangkalahatan. Pang medical frontliners pa rin siya. At kung may bakuna naman na tayo, no, alam ba, nagkabakunahan ha, please continue to wear mask, wash your hands. Ito yung tindahan ng mga furniture sa Tabunting. Kasama sila sa isa sa ilalim sa lockdown. Napagsabihan na kayo, nanay. Ano sabi ng barangay sa inyo? Hindi na, wala bawal na daw po. Sa kailan? Sa Miyerkules? Sa Miyerkules po. Na umaga? Sa umaga. Oo. Ito. Ito sa looban. Ito yung eskinita ng barangay 374. Nasa ilalim sa lockdown niya sa Miyerkules ng umaga. 4 na araw na lockdown. Ito po yung barangay. Ito yung barangay na isa sa ilalim sa lockdown. Barangay 374 sa Tabunting Street, Santa Cruz. May 17 na positibo sa COVID-19 ang mga residente dito sa barangay. Business establishment ay sarado yan pagka nilockdown sa Miyerkules ng alas 12:01 ng umaga. Karamihan na nag-business dito, mga gumagawa ng furniture. Nagbebenta ng mga salaset, aparador. Para
marami kasi walang ano eh. Kamukha nito, hindi siya nag-face mask. Dito sa akop ng Barangay 374.